Hello guys, Marcos Spain nga pala at nandito ko ngayon para magbigay sa inyo ng Axie Infinity News and Updates. Nandito na ang ating Season 1 mga paps. Ito, Origins Update Season 1 begins. We will be deploying updates to Origins at September 14, 2022, 11:30 a.m. So 11:30 a.m. pala mag-update ang ating Axie Infinity. Bali 9:49 a.m. pa lang ngayon. Huwag kayong magdi-disenchant hanggat hindi pa tapos yung update guys ha. Baka hindi nyo makuha yung inyong moon shards. Eto, the game will be down until the updates are complete. What's new? Ano bang bago sa ating season 1? Season 1 begins at 62 days long. Ang tagal pala ng ating season 1 guys, 2 months. O nasa 2 months yan. Leaderboards is reset. Previous seasons, rune and charms are expired and unequipped. Yung ating mga runes and charms nung season 0, guys, hindi nyo na ma-equip yan ngayong season 1. I-disenchant nyo na lang. Ito, crafting level is reset, back to 0. All moon shards, moon dust, ancient stones are reset to 0. So, pati pala ang ating mga moon dust at ancient stones ay mawawala. Yung mga potion natin para tumaas yung rarity ng ating makukuha. Ito, adventure progressions from previous seasons is rewarded through the mailbox. 50 moon shards per each completed small node and 125 moon shards per each completed big node. Ano ba yung small node at big node? Feeling ko yan yung rank eh. Ito, leaderboard of 112,512 AXS. Yan yung nasa previous video natin. Pinag-usapan natin yan. At saka kung magkano yung makukuha nila. Tapos, reward and progression changes. Crafting changes. Ito, basahin na natin yung mga changes na yan. Ito na mga lods. Axie Origin Season 1 starts today. Key points, Origin Season 1 is here with over 1.5 USD in AXS rewards. Season 1 will start after maintenance. All Season 0 runes and charms, ito yung kaninang binasa natin. Tapos ito yung dun sa mga rewards na AXS every top, yun sa 20k to 40k, 518 mini AXS. Nandun yan dun sa isang video natin, ililink ko dyan sa baba. Para mapanood nyo kung ilan makukuha nyo ngayon dito sa leaderboards. Tapos, eto, meron ng bagong leaderboard rewards. We've once again juiced up the prize pool for Origins with over 112 AXS. We've also expanded the number of leaderboard winners to 40,000 up from 20,000 in Season 0. Tapos, good luck in climbing. Tapos, ito. In additional to this AXS rewards, we've also introduced a sticker and 2 avatar prizes. Ito pala, may mga bagong rewards guys sa leaderboards. Ito, si Puffy na may hawak na GG. Any player that reaches Chick 1 will earn these GG stickers featuring Puffy. Ayan, ang cute oh. Tapos dito naman, the top 20,000 players on the leaderboards will earn this plant Axie avatar. Ang cute nung ano, plant na naka-rosa. Rose, an rosa ba yan? Rosebud. Tapos ito, finally the top 1,000 players on the leaderboard at season end will earn this Pomodoro. That's this Axie name. Yun pala yung pangalan nito. Tapos top 100 lang yung makakuha niyan guys. Avatar border yan, yan yung icon. Angaso. Many of us grew up playing Warcraft 3 where a player avatar is crucial means. Malaking bagay ito sa mga players lalo na pag nag-flex ka. Kung pasok ka ng top 1k meron kang ganyan. Limited lang yung magkakaganyan guys. Tapos ito, progression changes. We've made a few key updates to crafting and rank up progression system. First, while progressing through your crafting levels, you'll sometimes earn a special chest. Ano yung special chest na yan? Instead of a specific rune or charm like before. When you open the chest, you will able to choose from a given set of
runes and charms. The charm rune received will be sealed, not mintable, into an NFT. Ano ba yan? Basahin natin. So ayun guys, bago pala yung mga rewards natin ngayon pag nagle-level up yung ano natin, crafting level. Hindi na siya yung mga mundas. Magbibigay na sila ngayon ng chest na naglalaman ng ano to. Choice of any rare sealed rune at crafting level 5. So pwede kang mamili ng kahit ano ba yan, o sila magbibigay ng choice. Hindi pa natin alam guys eh. Pero ayan, choice any rare sealed rune at crafting level 5. So ito yung level 5 natin, makakuha ka ng chest. Tapos mamimili ka dun guys kung anong gusto nyong rare na rune. Napakaganda nito. Pero sealed to guys ha. Yung sealed, hindi nyo pwedeng i-mint into NFTs. Hindi nyo siya pwede ibenta sa marketplace. Pero okay na to, malaking tulong to sa mga ano, sa mga hindi bumibili ng kanilang runes and charms, yung mga walang budget. Tapos ito, choice of any epic sealed rune at crafting level 14. So pag umabot ka dito sa level 14, makakakuha ka na guys ng ano, epic rune. Tapos hindi ko kasi sure kung lahat ba eh, lahat ba mapipili mo dun eh. Or may baka lima siguro yung pagpipilian mo, tas random. Pero malaking tulong to, ang ganda nito, Gios. Tapos ito, first time rank up rewards. Egg 4, moon shards pa din yung binibigay. Tas ito yung sa chick 4, magbibigay sila nitong shards at saka GG sticker na tinignan natin kanina. Tas dito, wala na yung, walang ano dito, walang chest dito. Dito lang natin makukuha yung chest guys dito sa pagpapalevel natin ng ating crafting. So mas maganda kung papalevel kayo ng crafting para makakuha kayo ng chest. So ayun, balik tayo dito sa ating ano. Oops, anong nangyari? Refresh natin. Eto, disenchanting changes. Disenchanting runes and charms from a previous seasons yields less moon shards now. However, disenchanting runes and charms that are still active during their season yields the same moon shards as before. So nagbago yung ating pag-disenchant guys, yung mga makukuha nating SLP at saka moon shards. Tignan natin tong ano chart na binigay nila noon. Dito sa ating ano guys, season 0, nung disenchant when expired for season 1, for one season, yan yung makukuha mo, 5,000 na moon shards, tapos 500 SLP. Binago nila yan ngayon guys, eto na lang makukuha mo, 1,250 tapos 125 SLP na lang. So ang laki nung binawas, di ba? So habang hindi pa nag-update guys, kung ako sa inyo, kung meron kayong mystic na rune or mystic charms, i-disenchant nyo na. Kasi, di ba mas worth it na makakuha ka ng 1,000 na ano SLP. Kesa dito, ang konti na lang, 125 SLP na lang makukuha mo. Eto, balik na tayo dito sa ating Axie Origin Season 1 na binigay nilang papel. Ito, crafting changes naman guys. With season 1, we have shifted to a longer 60-day season, which will affect the pacing and sense of progression on the leaderboards. We want players to unlock and build around epic rune or charms earlier, while delaying players from getting mystic runes and charms until much later in the season. So masihirap kumuha ngayon ng mystic runes and charms guys. So mas tataas yung value niyan sa marketplace dahil mas mahirap kunin eh. This will give mystic runes and charms the prestige and rarity they deserve while creating a more diverse meta. Yung nakuha ko naman na mystic charm, wala namang kwenta kahit rare pa yun. Hindi ko naman nabenta yung lata. Mamaya i-disenchant ko yan. Here's a quick overview of the major changes. Utility sockets open earlier. Advanced crafting unlock earlier and increase epic chance, but no longer gives a chance to craft mystic. So mas mataas na yung chance mo makakuha ng epic
runes ngayon or charms kesa sa common, guys. Pero hindi ka na makakakuha ng mystic dun sa pagka-craft mo. Ito, mystic crafting unlock later in the new master recipe. So parang magkakaroon tayo ng bagong ano, guys. Dun sa Ronin A, Ronin B ba yun? Or bagong level ng pagka-crafting. Ito, may mystic crafting silang i-unlock. SLP cost of all Ronin B recipes has been increased by 25%. Yung Ronin B, guys, yun yung mas maraming ginagamit na SLP kesa Moon Shards. Tapos mas tinaasan pa nila ng 25%. Please note that runes and charms still needs to wait 168 hours before they can be minted into Ronin. So 7 days pa din yung pagmimint ng ating runes and charms, guys. Tapos dito para sa ating balancing, based on data collected from Season 0, the Axicon Origin BYOD tournament and feedback from the community, we have decided that a balancing patch is necessary to ensure we have an exciting Season 1. Oh, kailangan talaga i-balance, lalo na yung mga ano bang OP na skill ngayon kasi. Yung mga Nemo, yung mga energy gain, sana lagyan nila ng void yun, no? Kasi sobrang lalakas eh. Tapos yung Innocent Lamb, may haka-haka na bibigyan daw ng 1 energy. Sana totoo, makita natin yan. Which means we didn't have a chance to deploy a patch during off season or with the start of the season. But believe that these 2 weeks notice will help you all plan. Two weeks ang kailangan bago ilabas yung ating balancing updates. Ang tagal naman nun. So kung bumili ka ngayon ng mga axes na feeling mo meta, tapos baka biglang ma-nerf, no? Bali magbabantay ka pa pala ng 2 weeks sa marketplace. Tapos ito, may bagong mechanics kung sinong mauuna sa ating Season 1, guys. Ito, gagamit tayo ng RPS. Player will now play Rock, Paper, Scissors at the start of each battle. The winner will choose whether to go first or second. This feature present in other card games that we grew up playing and should add a fun twist to the beginning of each match. So yung mananalo dito sa Jack and Poy, guys, siya yung mamimili kung mauna ba siya o magiging pangalawa. Magandang ano to? Magandang update to, ah. Gusto ko yan. Tapos ito, meron tayong bagong New Origins Roadmap. As revealed at Axicon, the Origins Roadmap is robust with contests, accessories, and Axie upgrading in design development stages. We wanted to give you an update roadmap to review now that we've officially entered Season 1. So, ito, guys. Ano bang nandito sa kanilang roadmap? Ito, Axie body part and accessories. Yan yung pinakita ko dun sa iba nating video. In design na siya. Tapos, kailan ba ilalabas to? Ito, Season 2. Balancing and updates in design na pala. Kaso, 2 months pa yun. 2 months pa ang ating Season 1. Itong secret class, body card or parts, in backlog pa lang. Matagal pa yan. Axie upgrading in design na. Tapos, itong roguelike game mode. So, ayun yung mga nasa roadmap ng ating Origins. Ito para sa pinakauli, panoorin natin tong trailer ng Axie Infinity Origins. Pero bago ko ito i-play, guys, don't forget to subscribe. Tapos mag-comment kayo dyan sa baba kung nagustuhan nyo yung video natin. Salamat, guys! Ah!
Yeah.